morning, everyone. Parang walang na good morning. Good morning po. Amen. If you are blessed today and you felt God's presence, pwede ba natin bigyan ng papuri ang ating Panginoon ngayon? Amen. Hallelujah. And it's good to be back in God's house. Amen. It's good to be back in God's house. Why? Because God's presence is in this place. At ngayon po, ngayong araw na to, siguro maybe at exactly this time, ano po bang meron ngayon? Ano daw? So, laban po ni Pacquiao at ni Vargas. But praise God, sabi mo sa katabi mo, buti na lang nandito ka ngayon. Amen. So, kahit hindi na natin panoorin, for sure panalo na yun. Kasi kasama niya si Lord. Amen? Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. May pumalakpak sa gitna eh. Ayan. So today, I'm very much excited to preach to you God's Word. But today, are you excited to hear God's Word? Amen. I'm also really excited. Why? This is not my word. This is not your word. This is God's word for all of us. And God's word can change our lives. Amen? Amen. And today, I remember the time when we were in Japan with my sister, with my family. You know what? When I was there, kami po ay nandun for a ministry and God had done so many miraculous things there. We also had a wonderful worship service there and many lives were changed. But alam niyo po, nung time na po na kami po ay nagbe-vacation na, medyo gala mode na, medyo relax mode na, kami ng sister ko medyo nabobore kami kasama yung parents namin. Ganun ba kayo? Nabobore kayo kasama yung parents? So kami po, nung kami po dalawa ng sister ko, sabi ko, tara, shopping tayo. Let's go to a shopping outlet para hiwalay muna tayo sa ating parents, hiwalay muna tayo sa team, para may get together tayong magkapatid and let's just go out there. But you know what? In Japan, so we took the courage. It's our first time to be alone. Hindi po kami marunong sa daanan. Ako po ay nag-Google Maps lang para malaman kung ano yung dapat gawin. Tapos wala po akong Wi-Fi, wala akong local phone. Kaya po, talagang kakaba-kaba kami ng sister ko. And you know what? When we were there, ito po kagad yung sumalubong sa amin. Isang ticketing ng train. So, nababasa niyo po ba? So, katulad niyo po, ako po ay hindi ko rin mabasa, ang daming numbers, ang daming buttons, hindi ko po alam yung gagawin ko. So unlike po dito sa MRT natin, unlike sa LRT natin, magbayad ka lang ng 12 pesos, instant may ticket ka na. Pero dito talagang wala akong alam. I don't know the directions that I need to make. We have no idea. At ang mahirap po doon, wala kang makausap. Kasi lahat Japanese. So wala nag-English, lalo na wala nagtatagalog. So hirap na hirap po kami ng sister ko. So pero nakalagpas po kami sa hurdle na yan. But I remember po nung nandun po kami, ganito lang po yung ating LRT station dito. Ito yung ating railway. Very simple, straightforward, straight lang, one line, LRT, one line, MRT. Kaya lang, pag pumunta po kayo sa Japan, ganito po ka grabe ang kanilang railway station. So naiintindihan niyo po ba? So, ang daming pasikot-sikot, ang daming lanes, ang daming railways. And you know what? Talagang niligaw kami naligaw talaga kami ng aking sister. Kasi po sa time po, kasi po may railway po doon, isang railway. Sa Japan pala, hindi pala ibig sabihin isang railway, isa lang yung pupuntahan noon. Yung isang railway na yon, marami pa lang ibang pupuntahan pala yon. So ganyan yung itsura niya. So yung time po na yon, may train po kami sinakyan, dapat pala lalabas kami after nung stop na yon. Ano pong ginawa namin? Nagkukwentuhan kami, nagpipicture-picture kami. Ano nangyari? Hindi po kami nakalabas. Naligaw po kami, napunta kami sa ibang train station at we were really lost in Tokyo. At ano po nangyari pa sa amin doon? People were making fun of us. Bakit? Kasi ito po yung itsura ng mga guide sa railway station. Yan. So may mga Japanese characters. Meron po akong cellphone dahil sa Google Maps. Ano pong ginagawa ko? Kino-compare ko po yung Japanese characters. Yung po ginagawa kasi hindi ko maintindihan eh. Hindi ko maintindihan yung Japanese characters. So tinitignan ko lang parehas. Oh, parehas, dito tayo pumasok. So grabe po, talagang what a difficult experience for all of us. It was really complicated. But ano niyo po, with the grace of God, with the love of God, kami po ay nakarating pa rin sa shopping outlet, safe and sound. So yan po yung aking sister, si Denise. At alam niyo po, sa ating buhay, you want to reach our destination, right? Tama po ba yun? Ako, I want to reach my destination. That's why we want to make the right turns in our life. Gusto natin tama yung ating kinukuhang direction. Gusto natin tama yung ating lilikuan.
And same goes with our lives. Kung gusto natin ma-fulfill ang ating purpose, gusto natin ma-fulfill ang ating mission in our lives, you need to have the right heart. Amen po ba dun? Amen. Parang tahimik kayo ah. Parang naligaw din kayo sa Tokyo ah. So yan po, hindi na tayo naligaw. Tumawa na po kayo. And we need to have the right heart. Kailangan tama yung puso natin para okay tayo sa buhay na ito. And syempre, if we're gonna talk about the right heart, sino yung perfect example? Sino pinaka dapat natin tignan with regards to heart? Sino po yun? Syempre si David. David muna. Si David, he is a man after God's own heart. Kaya po ngayon po, are you excited to hear God's word? Amen. At alam niyo po, si David, we've been talking about David sa series po natin of A Life of a Champion. And we saw how great he is, how God moved through his life. Gaano siya ka-champion, parang perfect na siya. Tinitingala natin siya, we want to be like David because he had a good heart. He fulfilled the mission of God that God has for him. Lahat, parang everything was okay sa buhay ni David. But you know what? Kahit pala sa isang buhay ng hari, kasi ngayon, hari na po si David sa pag-uusapan natin siya. Sa buhay pala ng isang hari, sa isang buhay pala ng isang manggagawa ng Panginoon, hindi pala lahat perfect. Hindi pala lahat ay smooth sailing. So if you have your Bibles with you, let's open our Bibles in 2 Samuel chapter 11, verse 1. And it says here, "It happened in the spring of the year, at the time when kings go out to battle, that David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they destroyed the people of Ammon and besieged Rabbah. But David remained at Jerusalem." So at this time po, at this very moment, at the springtime daw po, this is the time when the kings go out to war. This is the time that the people are very busy, if you will relate it with us. This is the time that everybody was busy in the ministry, maraming ginagawa. This is the time na dapat tayo ay mag-all out, ibigay natin yung best natin para sa Panginoon. This is the time na ibuhos natin yung ating passion sa Panginoon, mas lalima natin ang ating commitment para sa Panginoon. But what did David do? David remained at Jerusalem. Talaga nagpahinga na lang siya. Bakit? Bakit? Kasi something happened to him. Something happened that it had put him to rest. So I remember po, this week, just this week, naalala ko po my preparation for my preaching. Something happened also to me. I was really trying to prepare the preaching. I was really trying to prepare God's word for today. But you know what? I was really having a hard time to get God's leading for my life. Sabi ko, Lord, ano bang gusto mong sabihin sa tao mo? Ano bang gusto mong message? Pero wala ako nakukuha from the Lord. Parang sobrang silent ni God. I was trying to give all my efforts. I kept on studying. I kept on reading God's word. I kept on preparing in my laptop, but nothing. There was no avail. My efforts were to no avail. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Ano nangyayari? At kahit isang letter lang from the Lord, walang sinasabi si Lord, go ba or no go? Kahit G lang, game. Ano yung G? Game, di ba? Wala. Kahit G lang, isang letter lang, wala akong marinig kay Lord. So something happened. And you know what? I was really tempted na ipasa ko na lang yung preaching slot ko. Kasi wala akong ma-prepare eh. Wala akong magawa eh. Natetempt ako na umupo na lang. Kaya lang, ganito ko kayo kamahal. Love na love ko kayo. Kaya nandito pa rin ako. So nagpapatawa po ako, pero seryoso po yun. Mahal ko po kayo. Kaya lang di po kayo tumawa. Okay lang din. Kahit hindi nyo po paramdam yung love nyo sa aking patawa. So yun po ang aking pinagdaanan for this week. Talaga, Saturday night, kagabi po, dun ko lang po natapos yung preaching for us today. But you know what? In a more serious note, my dad also, something happened also to my dad last 2011. Why? It was the time that Lola passed away. So, syempre, si Lola was at her 80s, nanay po ni daddy. So, sa isip-isip ng daddy ko, habang nandun pa siya sa dying bed niya, nung kasama pa siya, sabi ng dad ko, naku, okay na yan. Matanda na yan, dami na sakit, okay na, good to go. Nay, you could go to heaven na, okay na kami dito, settled na kami dito, you could leave us and everything will be alright. So, ganun po yung mindset ng dad ko, kasi tanda na eh, nasa 80s na. Kaya lang, after po nung libing, nung lola ko, ano po nangyari? Hindi po siya maka-move on. Nahirapan siya mag-move on, nahirapan siya to get over with it. Hindi niya matanggap, wala na si Lola, wala na si nanay. Yung kanyang sinasandalan na nanay, wala na siyang masandalan at hindi niya matake yun. So siya po,
That's just something that happened to him. Kaya po, the Sunday after that, wala siyang ganang sumimba. So nakarinig na po ba kayo? Isang pastor na walang gana sumimba? Siguro wala nang member yun, no? Pag ganun. Kasi yung dad ko po, ganun po yung naramdaman niya nung nawala si Lola. Wala na siyang ganang sumimba. Kaya lang yan po ang mahirap sa isang pastor. You need to be in church on a Sunday. Whether you like it or not, whether in season or out of season, you need to be in church on a Sunday. So, wala pong choice yung dad ko. Sumimba po siya. Kasi sa Dasma po, marami pong services, 8 services. Doon po siya sumimba sa pinaka-onti yung tao, yung lunchtime, 1:30 p.m. service. Para wala pong makapansin sa kanya, walang makahalata sa kanya na nasa church siya. Pero syempre, marami pa rin kumakamusta sa kanya. But you know what? When he was in the service, the praise and worship was just like kanina. They were worshiping already, praise and worshiping our God. Kaya lang po, nung nag-worship na, sabi nung dad ko, Lord, is there any reason to worship you today? Grabe, no? Diba? From a pastor, from someone who where something happened to him, yun po yung mga katagang sinabi niya sa Panginoon, Lord, is there any reason to worship you today? So that's what happens to us. Yan po rin ang nangyayari kay David. Maybe something is happening to you today. I don't know. Something happened to me. Something happened maybe to you for the past week. And this something that happens to us, it puts us to rest. Yan po ang nangyayari sa atin. Kaya lang, when something happens to us, what's the next thing that happens? In verse 2 it says, then it happened one evening that David arose from his bed and walked on the roof of the king's house. And from the roof, he saw a woman bathing, and the woman was very beautiful to behold. Sa point pala na dapat tayo ay mas lumalalim sa ministry, kapag pala tayo ay mas nagiging passionate sa ministry dapat, at tayo po ay pinili po natin na magpahinga, it's a very dangerous situation for us. Why? That's where temptation arises in our lives. Temptation arises in our weakness. And at this point, may temptation sa harap ni David. Ngayon po, makikita natin kung ano talaga ang puso ni David towards this. Why? Because this will be a turnaround for his life. And today, could we just bow our heads first and let us pray. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Lord God, we invite your presence to be in this place. Lord God, we don't want to do this by might nor by power, but only by your spirit. Lord God, this is not my word. This is your word, Lord God, and you alone speak forth to your people. Lord God, open our hearts, Lord God. I don't know, Lord God, what's going through us right now, but I'm sure something is happening in us right now. But Lord God, secure us, Lord God. Let us be safe in your arms. Just allow us, Lord God, to be in your presence. And Lord God, we claim the victory, and we give you back all the glory and all the praise in the mighty name of Jesus Christ. Everybody shout, amen and amen. Just give God your very best clap offering. Hallelujah. Amen. So right now, ano kayang gagawin ni David? Sino po ba dito ang natatempt? So ako lang po ang natatempt. Wala pong natatempt. Buti pa kayo, hindi kayo natatempt into sin. But ako po ay natatempt. Si David din po ay natatempt. And let's see the heart of David. Ano bang gagawin ng a man after God's own heart? Yung isa pong tinitingala natin. Ano kayang gagawin niya? So it says here, in verse 3 to 5, it says, so David sent and inquired about the woman, and someone said, is this not Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? So sabi po ng tao niya, paring David, sad news, not good news. Yung natitipuhan niyo po ay may asawa na. Pasensya na, paring David, may asawa na po yun. Si Bathsheba pala yun, ang asawa niya ay si Uriah. So David, huwag ka nang lumapit dyan kasi may asawa yan. So, alam po ni David yon that there's gonna be a conflict pag pinasok niya po yon. And I could relate to David. Why? Because when I was still working, ako po ay medyo naging close sa isang babae sa office na may asawa. So, wala naman pong serious na nangyari, pero naging close po ako, too close. And you know what? Nakwento ko na sa inyo, it became very complicated. Talagang issue, naging issue sa office at hindi ko po nagustuhan at ayoko na pong ulitin ang ganong mga pangyayari. So ako po, naranasan ko po yun, it's a complicated relationship, it's a complicated issue na hindi dapat pasukin. At David, he knows about it. Pero ano kaya ang gagawin ni David? Will he pursue it? Will he pursue Bathsheba or not? Masasabi po yan sa next verse at ang sabi po dito, then David sent messengers
and took her, and she came to him and lay with her, for she was cleansed from impurity, and she returned to her house. Wow. In spite of the warning, may asawa yan, David. David knows about it. Hindi po bago si David doon. Alam ni David yun. But in spite of that, David's heart went a wrong turn. Nagkamali po si David at sinipingan niya po si Bathsheba at may nangyari po sa kanila. Wow! At ako po, maaalala ko po yung mga times po in the passions of my youth. Sino po ba dito mga youth? So, dahil pong youth. So, mga hindi po youth-youthan. Young at heart lang. Di ba? Lahat tayo youthful pa rin. Pero in the passions of our youth, siguro po tayo nung tayo po ay mga teenage years. Alam niyo po yung may time po na tayo po ay may mga tinatago pa. Tayo po ay nagkakasala pa. Tayo po ay very foolish. Tinatago po natin sa magulang natin. Alam niyo po yung tibok ng puso, di ba? Parang talagang beating so fast. Kasi yung thrill, yung adrenaline, yung thrill na may tinatago ka sa yung magulang, tapos lalo ka na e-excite, lalong nag-aapoy ang iyong passion. Wow, di ba? Ganun ang nararanasan ni David at this very moment. Kaya siguro kabang-kaba siya na natithrill po siya sa mga nangyari. But what happened after that, ito po nangyari. And the woman conceived. So she sent and told David and said, I am with child. So sa ginawa po ni David, he committed adultery. At sa ginawa niya po na yun, wow, it bore something complicated. It bore a complicated fruit. Wow, di ba? Kala po ni David, okay lang. Minsan ganun sa ating buhay. Akala natin okay lang. Akala natin hindi tayo tatamaan. Pero, hindi natin nakita yun. It will affect us pala. So yan po ang nangyari kay David. So ano pong ginawa ni David after yan? In verse 6 to 8, it says, then David sent to Joab saying, send me Uriah the Hittite. And Joab sent Uriah to David. So ngayon po, nung pinatawag po ni David si Uriah, right now, he has the chance to make things right. Tama po ba yun? He could make a right turn. Siguro pwede niya sabihin, Uriah, sorry ah, kasi nagkasala ako sa'yo. Uriah, inaamin ko, may mali ako. Uriah, ito yung nangyari sa amin ni Bathsheba. He could make that right turn, but what was the content of David's heart? Ito po yung ginawa niya. So in the next verse it says, when Uriah had come to him, David asked how Joab was doing and how the people were doing and how the war prospered. So si David po ay, hindi po siya nag-sorry. Hindi niya po inamin yung kanyang mali. Ano pong ginawa niya? Ang prinonta niya, he fronted that he is a responsible king. Tinanong niya pong kamustahin yung mga tao. Oy, okay lahat. Everything is okay. I'm a good king. I'm still mindful of what's happening. Di ba minsan ganun po tayo? Kapag tayo po ay may mali, pinapakita muna natin, uy, inayos ko yung pinggan. Uy, ito po yung ginawa ko. So, officer, lahat po maayos na. Tinabaho ko na po lahat. Lahat po ng deadlines, ginawa ko na. Sabay banat na, pwede po ba mag-leave? Di ba? May ganun tayo minsan. Kasi may gagawin tayong mali. May hihingin pala tayo. May pabor pala tayo. So, ganun si David. Pinofront niya na, everything is all right. Okay ako. Okay tayong lahat. But, ito po ang nangyari. And David said to Uriah, go down to your house and wash your feet. So Uriah departed from the king's house and a gift of food from the king followed. So sa lahat po ng ginawa ni David, ano pong ginawa niya kay Uriah? Pinakain na lang. So siguro nagpa-Jollibee si David. O Uriah, ito Jollibee or McDonald's, kain ka, punta ka dun sa asawa mo. But he's right now doing a wrong move again, a wrong turn again. Why? He's trying to hide his sin from Uriah. He's trying to hide his sin from the Lord. At yun po, ulit, naalala ko po yung aking mga kalokohan in my youthful days. Ako po ay, syempre, nakatira po ako sa Dasmariñas. Ang aking po church ay COG Dasmariñas at that time. At ako po ay nag-aaral dito sa Manila. So ako po ay may mga unting mga kalokohan na ginagawa po dito sa Manila. And you know what? Tinatry ko po yun itago sa aking mga leaders. Tinatry ko po yun itago sa aking magulang. But guess what? Sa Pasay Rotonda, out of nowhere, may nakakakilala pala sa akin na taga Dasmariñas. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. No? Huli ka ngayon, Anton, di ba? Huli ka ngayon, Pastor AJ, di ba? Bakit? Kasi wala tayong maitatago sa Panginoon. Out of nowhere, Pasay Rotonda, sakay ako ng MRT,
may taga COG Dasmariñas pala. Who knew? Diba? So huli ang aking kalokohan. At ganun po ang nangyayari sa ating buhay. Baka po tayo po ay may tinatago po. Si David po ay surely may tinatago. But wala po tayong kanyang itago sa ating Panginoon. Amen po ba doon? Amen. Sige nga po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So we could hide no secret from our God. Later on, one day, 2 days, 1 week, 1 month, lalabas at lalabas ang secret natin dahil wala tayong kayang itagong kalokohan sa ating Panginoon. So, si David po, ay si Uriah po, ay hindi po nag-pursue doon sa pinapagawa ni David. Hindi po siya natulog kasama yung asawa niya. At ano pong sinabi ni Uriah? In verse 11, it says, "And Uriah said to David, 'The ark and Israel and Judah are dwelling in tents, and my lord Joab and the servants of the Lord are encamped in the open fields. Right now shall I then go to my house to eat and drink and to lie with my wife? As you live and as your soul lives, I will not do this thing.'" So right now, talagang pinakita ng Panginoon, may taong tama ang puso. Tulad ni Uriah, in the middle of the battle, in the middle of his commitment, in the middle of his passion in serving the Lord, ayaw niya pong magpahinga dahil may trabaho siyang dapat gawin. Yun po, pinakita niya po yun kay David. Pinakita ng Panginoon yung kay David. Kaya lang si David, mas masahol pa ang ginawa kay Uriah. Why? Kasi si David, nagpahinga na nga, nag-commit pa ng adultery. Nag-commit pa ng adultery sa asawa ni Uriah. Wow! Terrible! But at this time, this word, this statement should penetrate the heart of David. Dapat tumagustong salita na to kay David kasi ito dapat si David eh. Ito talaga si David with a right heart. Kaya lang, his heart right now is full of callousness already. Tigas na ng puso ni David. Wala na. Hindi na siya mabago. Hindi niya na na-realize na, uy, may second chance. Pwede ka pa mag-sorry. Pwede mo pang ayusin lahat. But instead, what did David do? We know the story. What did David do? In verse 15 it says, "And he wrote in the letter saying," ayaw mo sumiping sa asawa mo, ayaw mo pumunta sa kanya. So ito pong sinabi niya kay Joab, "Set Uriah in the forefront of the hottest battle and retreat from him that he may be struck down and die." Wow. Another wrong turn for David's life. He became a murderer. Pambihira. Tama po ba yung ginawa ni David? Mali po, di ba? Maling-mali yung ginawa ni David pag nababasa po natin. Pambihira. Ano bang klaseng hari ito? Pambihira tong si David. Ba't ganyan ang ginawa niya? Akala ko ba a man after God's own heart yan? Pambihira ka naman, David. Dapat nag-sorry ka na lang. Dapat hindi mo na lang pinatay si Uriah. But you know what? That's very easy to say in our perspective. In God's perspective. Diba? Nandito, nakikita natin yung ginagawa ni David. But, kapag tayo po ang nasa loob niyan, kapag tayo na po ang nagko-commit ng adultery, kapag tayo na po ang may ginagawang mali, you know what? It's really, really hard to see this perspective. To see na mali pala itong ginagawa ko. It's very hard. Kaya yan po ang pinagdadaanan ni David. Hindi niya talaga nakikita ang mali ng kanyang puso. Pero hindi pa po doon natapos si David. He didn't stop there. In the next verse, it says in verse 26 to 27, it says, "When the wife of Uriah heard that Uriah, her husband, was dead, she mourned for her husband." Nalungkot, umiyak. Nag-mourn yung si Bathsheba. Kaya lang, after po noon, "And when her mourning was over, David sent and brought her to his house. And she became his wife and bore him a son. But the thing that David had done displeased the Lord." Wow! So sabi ni David, okay na. Patay na si Uriah. Legal na ulit si Bathsheba. Okay na tayo. In David's eyes, everything is settled. Everything is all right. Okay na. Tama na. Tama na. Nasa proseso na tayo. But he didn't see that in God's eyes, everything he did was foolish. Everything he did was not pleasing to our God. Wow. Bakit po ba? Ano po bang ginawa ni David? This is what David did. This is what happened to David. David made an untimely rest. Nangyayari po ba to sa atin? Minsan na burnout na, napagod na, something happened.
In the midst of the battle, in the midst na kailangan ka sa office, in the midst na kailangan ka sa church, in the midst that you are really needed in the family, bigla tayong bumitaw. Bigla tayong nawala. Bigla na lang tayong, ayoko na, upo na lang ako. Bumitaw si David sa kanyang passion, bumitaw si David sa kanyang purpose, bumitaw si David sa kanyang commitment. And what happened? Tuloy-tuloy na po yun. He committed adultery. Wow. And not only that, he murdered somebody. At sa mata ni David, everything is all right. Everything is all right. Everything is settled. Nagawan ko ng paraan. Pero sa pananaw ng Panginoon, sa mata ng Panginoon, hindi makakawala si David. Kaya ito pong ginawa ni Lord, pinadala niya po si Nathan. In 2 Samuel chapter 12, verse 1 to 4, it says here, "Then the Lord sent Nathan to David, and he came to him and said to him, 'David, David, may kwento ako sa'yo eh.'" Kasi syempre, pag dinerecho ni Nathan, "David, mamamatay tao ka. Baka patayin siya, di ba? Kasi sino ka to tell me that, to tell a king na mamamatay tao siya?" So ano pong ginawa ni Nathan? Dinaan niya po sa isang storya. Dinaan niya po sa isang parable at sabi niya, "David, King David, I have a story for you." And it goes like this, "There were two men in one city, one rich and the other poor. And you know what? This rich man had exceedingly many flocks and herds. He had everything. Parang David, you know what? He had all. He was rich. He had so many cars. He had everything, all the businesses. He had everything, this rich man. But look at this. Look at what happened. But the poor man had nothing." Meron isang tao dun in one same city who had nothing. Wala. Wala siya. Ang meron lang siya, David, he just had one little ewe lamb. Ewe lamb po pala ang tawag dun. Hindi ulam. Ewe lamb. So, nagpapatawa po ulit ako. Pwede niyo po akong i-join sa aking patawa. So, a little ewe lamb. Just one ewe lamb, which he had bought and nourished. And it grew up together with him and with his children. It ate of his own food and drank from his own cup and lay in his bosom. And it was like a daughter to him. The one ewe lamb, yun lang ang meron siya. That's all this poor man had. He loved it. Talagang yun na lang ang meron itong poor man na to. But something happened. David, something happened. Look what happened. Sabi sa next verse, "And a traveler came to the rich man." Out of nowhere, there was a traveler. May maglalakbay na pumunta doon sa mayaman. Kaya lang, itong mayaman na to, what did this mayaman do? "He refused to take from his own flock and from his own herd to prepare one for the wayfaring man." Ayaw niya pong kumuha doon sa meron siya para dito sa tao na to. "Who had come up to him, but he took the poor man's lamb and prepared it for the man who had come to him." Yan po ang ginawa ng rich man. So try po natin i-break down po ito. At sinabi po dito, yung traveler po na yun was a wayfaring man. So pag tinignan po natin yung synonym niyan, pag tinignan po natin yung word na yan sa dictionary, ang ibig sabihin po pala niyan is a vagabond. At ang ibig sabihin po ang vagabond is a person who travels from place to place and doesn't have a home or much money. Yan po pala ang isang wayfaring man. Yan po pala ang characteristics ng traveler na yun. He is a vagabond. Pa-travel lang siya. So ano po makikita po natin dito? Itong traveler na to, he's a nobody. He's nothing special. He's not close to the rich man. Wala lang siya. Wala lang. Napadaan lang. But you know what? In our lives, itong mga hindi natin pinapansin, itong mga nobody na to, itong mga unspecial tao na to, sometimes or usually, dito po natetest ang ating puso. Dito po natetest ang ating ugali. Kaya lang, ito po ang nangyari, ito daw ang meron yung poor man. Just one ewe lamb. Ito lang ang meron siya. At ano po ba to? It was his everything. Poor man, just one lamb. Just one baby lamb. Yan lang meron siya. It's his everything. Dahil everything niya po yan, minahal niya po yan. Binigay niya yung pagmamahal niya. He ate sa same table nung may-ari sa poor man na yun. Minahal niya and it was family to him. It was family to the poor man. So yan lang ang meron yung poor man na yun. Kaya lang ano po ginawa ng rich man? He didn't spare this.
hindi niya pinagbigyan. Huwag mo nang idamay yung meron yung poor man. Huwag mo nang idamay itong ulam na to. Huwag mo na to idamay. Iba na lang ibigay mo. Hindi niya po ginawa yun. He didn't spare it. Bakit? Hindi dahil wala siyang choice. Hindi dahil na no choice yung rich man. He had everything. He had exceedingly everything. Kaya lang ayaw niyang magbigay ng kahit katiting for a nobody. Lahat ng meron siya, he had so many flocks, he had so many lambs. Kahit isa dun, ayaw niyang ibigay para sa nobody. Sino ba yan? Ayoko magbigay para sa kanya. So yan po ang binalita ni Nathan kay David. At sabi ni David, galit na galit siya. Sino tong rich man na to? Sino tong tao na to? Pambihira tong rich man na to. Dapat mamatay ang rich man na yan. Dapat patayin yan dahil wala siyang puso. He has no pity. Wala siyang puso. Galit na galit si David. And then suddenly, Nathan told him, "You are that man. You are the man. Ikaw to, David. Ikaw tong rich man na to. Napulubi na nga lang yun. Kinuha mo pa kung ano ang meron siya. Pambihira ka." So sinundan na ni Nathan. In the next verse it says, "I gave you your master's house and your master's wives into your keeping and gave you the house of Israel and Judah. And if that had been too little, I also would have given you much more." Yan ang sinasabi sa kanya na Panginoon, lahat na meron ka. Lahat na binigay ko sa'yo. At kung kulang pa, pwede ko pang ibigay sa'yo lahat. "Why? But right now, why have you despised the commandment of the Lord to do evil in His sight? You have killed Uriah the Hittite with the sword. You have taken his wife to be your wife. And you have killed him with the sword of the people of Ammon. Now therefore, the sword shall never depart from your house because you have despised me and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife." Wow. Terrible. Terrible ang ginawa ni David. Kaya ito po yung mangyari sa kanya. Hindi na matitigil ang gera sa panahon ni David because of what David did. Wow. Yan po si David. Yan po ang pagalit ng Panginoon sa kanya. Pambihira ka, David. Wala kang puso sa ginawa mo. At yun po, nung na-realize po ni David yan, ito po ang kanyang ginawa. Sabi sa verse 13, it says here, "So David said to Nathan, 'I have sinned against the Lord. I have sinned against the Lord. Nagkamali ako sa Panginoon." Pambihira. Hindi ko nakita yon, hindi ko na-realize yon. Tigas ng ulo ko, tigas ng puso ko, ano nangyari? At sabi ni Nathan sa kanya, and Nathan said to David, "You know what? As you return to me today, return to God today, the Lord also has put away your sin. You shall not die." Sa pag-amin ni David na, oo nga no, mali ako. Pero kung titignan natin, sa nangyari sa ginawa ni David, parang yung rich man, parang hindi nakapatapatawad yun eh. Yung ginawa ni David kay Uriah, pambihira. Wala nang lalala dun eh. Kinuha mo na yung asawa, pinatay mo pa si Uriah. Wow. Sino pang magpapatawad sa'yo? That's unforgivable. Pero ito kasi yung puso ni David eh. Ito kasi yung puso ng isang man after God's own heart. Makikita natin sa Psalm 51. Ito yung psalm na sinulat niya noong time nila ni Bathsheba. Sabi niya, "Lord, create in me a clean heart. Create in me a clean heart." Kasi, "Lord, wala nang taong makakapagbago ng puso ko. Mismong puso ko, hindi ko kayang baguhin." Kaya sabi ni David, "Lord, ito po yung puso ko, Lord. Pakiayos naman. And renew a steadfast spirit within me. I'm troubled, Lord. Hindi ko na alam ang gagawin. I made the wrong turn, so many wrong turns, Lord. And Lord, do not cast me away from your presence and do not take your spirit away from me. Lord, I could not move another step without your presence." Just like Moses, he would not take another step without the presence of God. And that's the heart of David. "Lord,
I'm desperate for a clean heart because I want to go back to you. I want to go back to you. And this is the heart that God wants for us today. A heart that is fully surrendered to our God. Why? Because in this life, God doesn't expect you to perfect all His tests. Life is hard. Life is difficult. He doesn't expect you to pass all those tests. Yes, He wants you, but He doesn't expect you. Why? Because it's difficult. It's hard. It's not easy. We will surely fail. You will surely fall down. In my life, I've fallen so many times. But what is God telling you today? At any point of your life, you could always go back to me. You could always turn back to our God. And that's what God wants you today, for you today. Just go back and go back and go back to God. Whatever you've done, just go back and go back to God. And He could cleanse all your sins. Yes, may consequences po mga ginawa ni David. But because he returned to God, siya po ay still nabubuhay. He was able to live. Dahil napatawad na siya ng ating Panginoon. Amen po ba dun? Sige, pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? And right now, I would like to go back to this ewe lamb. Ito po yung hindi spinner ng rich man for a nobody. Pero yung poor man, wala siyang magawa, binigay niya. And I remember the time about sparing, kasi when you spare, ibig sabihin, huwag mo nang idamay. Diba? Huwag mo nang idamay. At naalala ko po yung story namin ng dad ko when he was called into the ministry. Siyempre, ang hirap eh. Kasi I remember the time, nandun po kami sa Dasmarinas, maliit pa lang po yung bahay namin, nag-rent pa lang kami. Hirap ng buhay. Bakit? Kasi yung ref namin, ang laman lang niya ay charcoal at isang pichel ng tubig. That's all we had. That's all we had. Charcoal, parang di mangamoy, yun ata yun, hindi ko maintindihan. Pero, tsaka isang pichel ng tubig. Yun po yung story ng dad ko. And life was hard, wala pong magandang school din po sa Cavite. So, ang magulang ko po, ako lang po ang iniisip nila. And my dad was really thinking about me. At ang sabi niya kay Lord, Lord, hirap ng buhay. Panginoon, yung anak ko, hindi niya pinili yung ganitong buhay. Si AJ, Panginoon, hindi naman niya pinili na magpastor ako. Sabi niya sa Panginoon. Kaya Lord, sana wag niya na ma-experience tong hirap na to. Sana Lord, pwede mo bang i-spare yung anak ko? Sabi niya kay God. Nakikipag-usap siya kay God eh. Talagang nananalangin siya, nahihirapan na siya sa buhay. Sabi niya, wag mo nang idamay, Panginoon, yung anak ko. Lord God Almighty, please spare my son. Ngayon sumagot si Lord. Ito po yung sagot ng Panginoon. Ito yung lalim ng puso ng Panginoon. Ah, ayaw mong i-spare yung anak mo? Ito yung sagot ng Panginoon. I did not spare mine. I did not spare my one and only son, Jesus Christ. Yun po ay dumurog sa puso ng daddy ko. Sabi ko nga, sige Lord, maglilingkod na ako, Lord, maglilingkod na ako. And you know what? Sa paglingkod niya, kasama po ako doon sa hirap at ginhawa. Dahil hindi po ako na-spare, andito po ako ngayon sa inyong harapan. Pinapapurihan ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. May blessing pala pag you just surrender your whole heart to God. Pag binigay mo lang yung buong puso mo, yung buong buhay mo sa Panginoon, lahat, kasama na pamilya mo, pambihira, may magandang future pala. That was 15 years ago, 10 years ago. Hindi na mag-aakala magkakaroon ng church dito sa Marriott with all of you here. At yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Alam mo, sa buhay mo, may isang taong namatay para sa iyo. Yan yung aking anak. I did not spare my son. Sabi sa John 3:16 says here, for God so loved the world. The world who is what?
who is a nobody. Nothing special, full of sin, full of foolishness. Yung rich man nga, ayaw ipatayin yung isang lamb niya para sa isang nobody. Pero here is a God, great almighty, who spared His one and only lamb, the Lamb of God, because He loved you and me, who is a nobody. Pambihira. Kaya sabi niya, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, His everything, the love of His life, His family, for us. Kaya ano na lang gagawin natin? Ano na lang gawin niyo, mga kapatid, mga anak, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya pala, bawat balik natin sa Panginoon, bawat balik natin sa Diyos, napapatawad yung ating kasalanan kasi may nagbayad na niyan. Yan si Jesus Christ. Kaya nandito ka ngayon. Pwede ba natin palakpakan na ating Panginoon? And right now, we're gonna have our communion. Now we see the deep heart of God that He gave His everything for you and me. Kaya ngayon, sana po, tuwing magkakasala tayo, pwede bang huwag na tayong lumayo? Wala rin kasing mangyayari. Sa kakalayo natin, di natin nare-realize, sayang, gusto pala tayong kasama ng Panginoon. Gusto niya pala tayong bumalik sa Kanya. Ngayon, alam ko po, ang bawat isa ay may kasalanan. We have our own sinfulness, we have our own foolishness. I also have my own sinfulness. Not because I'm here, I don't have any sin. I also am a sinner. But what is God telling you today? At any point of your life, you can go back to me. Whatever you've done, siguro naman di mas malala ang ginawa natin kay David. Malala yung ginawa ni David. At kung mas malalaman ang ginawa nyo kay David, still, God wants you back to Him. Amen? Amen. And yun, as we prepare our communion, you could just please bow down your heads and you could pray to God and speak to Him right now. And you may say you're sorry, you may say whatever you want to say to Him, but all He wants is surrender your whole heart to Him. Surrender it wholly, because that's the kind of heart that God wants from you today. Hallelujah. So as the praise and worship sings His song, let's all talk to God. Hallelujah. Create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit. Spirit.
Lord God, this communion, Lord God, is, Lord God, not just for display, Lord. Lord God, in this communion, there is power. Because Lord Jesus Christ, Lord God, you died on the cross to save us from our sins, Lord. And right now, as we take your communion, Lord God, we take part of you, Lord. We're seeing and acknowledging your power in our lives, Lord God. And we believe today that our sins are cleansed, Lord God, because of the blood of Jesus Christ. Hallelujah, Lord. So it says in God's word, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'Take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me.'" Let's all partake of the bread. Hallelujah, Lord Jesus Christ, our God. Thank you, Lord Jesus Christ, for enduring all the pain, Lord God, for us. It should have been us, Lord God, experiencing those struggles, experiencing those challenges, Lord God. But you took it for us because you love us. Hallelujah. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do, as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes." Let's drink of the cup. Hallelujah, Lord God Almighty. Lord God, hindi namin kaya pantayan, Lord God, yung pagmamahal mo para sa amin. You have loved us so much. Kami, Lord God, who are nobody. Sino ba kami, Lord God, in comparison to your glory? We are nothing, Lord. But in spite of that, Lord God, you have showed us your love. You have allowed us to feel your love, Lord God. You have allowed us to experience your love, Panginoon. And Lord God, sa pagmamahal na to, Lord God, let it lead us to the right turn, Lord God, of our lives. That's, Lord God, let this experience, Lord God, lead us, Lord God, to the right heart, Lord God. Kasi Lord God, naramdaman na namin ang iyong pagmamahal. Naramdaman na namin ang iyong presensya, Panginoon. Ayaw na namin bumalik into sin, Panginoon. Ayaw na namin bumalik doon. Kasi dito mo na kami dinadala in your presence, oh God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Right now, could we lift up our tithes and offering to our God? Hallelujah. You will not have these tithes and offering without God's presence in our lives. Kaya po tayo ay may capacity magbigay, capacity mag-give, because God had been with us. And pwede ba natin itas to sa Panginoon as our act of worship? Lord Jesus Christ, our God, thank you, Lord God, for the blessings, our God. Ni minsan, Panginoon, hindi ka nagkulang sa aming buhay. Ni minsan, Panginoon, Lord God, hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan, Panginoon. Araw-araw, Panginoon, you provide for our lives. You provide for our church, Panginoon. Kaya, Lord God, at any point in time, Lord, wag mo hayaan magdamot kami sa iyo. Wag mo hayaan, Lord God, maging kuripot kami sa iyo, Panginoon. Why? Because we could never outgive you. We could never, ever outgive you. Lord God, kaya po, as we give our tithes, Lord God, hindi kami napipilitan para gawin to. Lord God, this is, Lord God, out of love, Lord God, as our worship for you. So Lord God, please receive it, Lord God. And today, Lord God, thank you for this wonderful day. Thank you for this wonderful Sunday. Lord God, thank you for your wonderful presence, Lord God. Thank you, Lord God, for your wonderful word. It's not my word. It's your word, Lord God. And I believe, Lord God, your word changed life today. Lord God, bless your people in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless everyone. Go in peace and have a blessed day. Hallelujah.